Hello guys, once again, this is only Yuli. It's, ano ba ngayon? March 21, 2020, fifth day ng Enhanced Community Quarantine na pinutupad ng ating Pangulo. Ano na ba yung mga nangyari? So, date lang as of now, meron na tayong total na 307. Yes, 307 coming from 232. Tama. Coming from 200, kung di ako nagkakamali na, 230. Kahapon, tama. Kahapon 230, ngayon 307. So that's plus 77 in just one day. So guys, we have to take it seriously talaga yung ipinapatupad na quarantine. Kasi kailan pa tayo susunod kapag sobrang dami na, kapag sobrang alala na talaga, di ba? So hangga't maaari, no, yung mga pwede naman na nasa bahay na lang, sa bahay na lang muna tayo. Then make sure to secure yung community quarantine pass natin para just in case na may mga kailangan lumabas, kailangan bumili, is meron kang pass para yung quarantine pass para makapamili ng mga dapat bilhin. Pero kung wala pong gagawin, walang importante masyado, please stay at home para lang safe tayong lahat, ano? So ayan, out of 307, di ko tanda kung 18-19 yung death total, and then 5 recovery. So mas mataas yung namamatay kaysa sa nakaka-recover. So guys, we have to take it seriously talaga. So please, nananawagan po ako sa lahat ng kababayan ko, sa lahat ng mga kapwa ko Pilipino, na sumunod po tayo. Sundin natin yung quarantine. Labanan natin to sa paraan na pag-stay mo sa bahay mo. Yun lang, importante. Mag-stay ka lang sa bahay mo. Makakatulong na tayo na para matigil or ma-stop natin tong virus na to. No, yung iba kasi, yung mga ibang barangay, sinasabi nila, or bayan, sinasabi na wala pa naman positive sa atin, so bakit tayo kailangan quarantine? So wag na po natin hintayin guys na magkaroon bago tayo sumunod. Diba? Katulad sa mga nangyari ngayon sa ibang barangay, maraming yung bagong inilabas, 77, yung meron dyan yung mga first time sa lugar nila. So, nakakabahala. Paano kung nakasalamuha mo papalayot? So, delikado. Huwag nyo lang isipin yung para sa sarili nyo. Huwag nyo lang isipin na malakas ka. Hindi ka tatablan. E, paano yung pamilya mo? Paano yung mga magulang mo? Yung mga lolo't lola mo? Tiyo, tiya mo? Di ba? So, isipin nyo rin sila. So, ayun. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. No? So, update lang rin yung mga ano ba yung mga nagagawa na, no? Marami nang nakapag-ikot, nakapagpamigay ng pagkain, no? For ano lang rin, para sa mga kababayan natin. Pero meron pa rin naman din na iikutan. Sana maikutan nyo na po sila bukas. Ay, gagawa ko ng paraan para makahanap tayo ng mga suggestions or ng mga questions or gustong manawagan. Yan. Sana para mabigyan sila ng pagkain. Kasi habang lumalala yung sitwasyon, lalong tumitindi rin yung pangailangan or mas lalong nakikita natin na mas tatagal itong quarantine na to. So, ayaw natin lahat na tumagal to ng husto. Okay po. So, siguro, appreciate na lang natin yung chance. Diba, isipin ninyo, nakakasama na ninyo yung mas matagal mga pamilya ninyo. Nakakapagpahinga ka. Andami natin, andami sa atin, angal sa trabaho, pagod na pagod tayo sa trabaho. Diba? Sinasabi nyo yan. Pagod na kayo. Na-stress kayo sa trabaho. Ngayon, wala kayong trabaho. Diba? Appreciate ninyo yung moment na nakakapagpahinga kayo. Nakasama nyo yung mga mahal ninyo sa buhay. So, dun muna tayo mag-focus. Kahit dun na lang muna tayo mag-focus. Kung hindi nyo naman kailangan lumabas, please, huwag na tayong lumabas. Para lang rin sa kaligtasan natin, sa kaligtasan ng pamilya natin. So, yun lang po yung pakiusap ko sa ating lahat. Nawa ay kahit papaano po is magkaroon tayo ng enlightenment para sundin natin yung pinapagawa sa atin ng ating pamahalaan. Okay po.
Share ko lang rin, baka napanood ninyo, no? Yung isang mayor na naman. Oo, siya ulit yon, yung may video na kumalat na scripted. Yung pag-video, kung kailan ibibigay, hinintay na i-play. Something, tsaka niya ibibigay yung bigas. O yung relief good ko, ano man yung pinapamigay niya. Nakakainit lang ng ulo. Hanggang talagang politika lang talaga ang habol, no? So sana, huwag naman sa ganitong sitwasyon, Mayor, huwag naman sana sa ganitong sitwasyon po. Alam mo kung sino ka. And huwag naman po sana sa ganitong sitwasyon natin ginagamit yung ginagamit natin sitwasyon para makaroon tayo ng simpatya sa tao, no? Ginagamit yung sitwasyon para ewan ko, so kung ano man publicity. So sana po, please po, wag ngayon, wag naman po sana. No? So, ayan, maraming salamat po ulit. Ulit, binabati ko po lahat ng taga Walter Mart na Cebu, sa supermarket ng Walter Mart na Cebu. Maraming salamat po sa paglilingkod pa rin sa ating bayan. Kahit na ganit yung sitwasyon, nandiyan kayo, pumapasok kayo. Sa Watson's na Cebu, Walter Mart. Ayan, hi sa inyo lahat dyan. Sana is ligtas kayo na nakaka-uwi at pray lang, pinagpipray din namin kayo na sana isave kayo. At sa lahat pa ng establishment na bukas dito sa ating lugar, sana ay manatili kayong ligtas, safe. At maraming salamat po sa inyong paglilingkod. Ganun din sa ating mga kapulisan, sa mga frontliners po, sa lahat ng frontliners. Nawa ay pagpalaan kayo ng Panginoon sa inyong mga sakripisyong ginagawa. So, ayan po, ulitin ko, day 5 ngayon ng quarantine. So, update ulit tayo bukas para sa ano po, sa current situation ng ating coronavirus. So, ayan po, paalam. Maraming salamat po sa inyong nanonood. Sana is matapos na 'to, no? So, eh po. Paalam.